Hi there guys, this is Deathpack Rick and we are back playing Blocks Crazy Mobile. So a big shout out to all of our new subscribers and also for those of you just tuning in to this channel, please do click that subscribe button, hit the notification bell so you'll get notified whenever we post new videos. So shout out sa lahat ng mga Pinoy gamers natin dyan, kumusta na kayong lahat at nandito na naman tayo. It's day 25 guys, as you can see I've been playing this game for almost 25 days now. So we have found a new village and also in our last episode nakapatay tayo ng skeleton guys, tas nakuha pa natin yung kabayo nila, but unfortunately napatay ko din kasi natamaan ko at ayun na nga, hindi ko na siya na-preserve at masakyan ulit. Ayun, kaya pala walang menu na paano mo paano ka bababa doon sa kabayo na yun. Ano lang, pwede mo siyang sakyan tapos ganun lang. Ayun, hopefully we are praying guys na babalik yung mga villagers dito. Ayan. So, ganun na nga guys, yun yung ginagawa natin ngayon. We are trying to make this village livable again sa mga ano, sa mga villagers. Ayan, tignan lang natin yung labas. Hopefully wala namang enderman dito. Lumalabas sila guys pag may mga dark places, especially dyan sa mga madidilim at masusukal na areas guys. Kaya ayun, ayan guys, naka golden armor tayo. Golden boy, para nanalo na rin tayo ng Olympic Games dito guys. Ayan. So putulin lang natin to. Putulin lang natin guys. Ang tataas ng mga kahoy dito. Grabe. Natatangkad ang mga kahoy dito. Ito rin guys, nakakatakot din talaga pag ano, pag maraming kahoy kasi tinatago kasi ng mga ano, tumatago kasi yung mga monsters dito at saka nakakatakot din, baka mapatay pa tayo at back to zero na naman. Kaya yun yung ayaw nating mangyari guys. Ayan, akyat muna tayo dito. Kailangan nating putulin lahat ng mga puno dito guys. Sana nga lang ano, sa mga grave villagers kasi guys, nung time na inubos ko sila, nagre-respawn ulit sila dun sa base nila. Hopefully ganito din sa mga good villagers, sana nagre-respawn ulit sila dito sa village nila. Hindi ko lang alam if applicable yan dito sa mga good villagers. Guys, lan natin to, nisin lang natin. Ayan, dami na kasing puno Ano ba yung mga pinagagawa nyo guys? Ayan. Recently ako ngayon, busy ako sa ano guys? Busy ako ngayon sa pagko-collect ng mga cards. Ayan. At saka ng mga anime figures. Sino ba mahilig din doon? Comment down below na lang guys. Ayan. Hopefully walang creeper dito.
Ang bilis pa naman ng oras dito, guys. Ang bilis ng oras dito. Isin na natin ito. Para hindi pabugaran ng mga monsters, guys. Dito kasi sila kalimitan nagtatago eh. Especially pag lumitaw na yung araw, morning na, nagtatago sila dito sa mga ilalim ng puno. Kaya kailangan talaga natin itong malinis. Tsaka ito din yung ginagawa ko, guys, dun sa pinakauna kong base. Ano ba nangyari sa mga aso? Maganda lang sa area na to, guys, kasi unlimited yung kahoy. Tapos may bundok pa sa side na lahat po concrete stone. Kaya wala tayong problema pag gumagawa tayo ng mga tools pang biyak ng bato at saka pang putol ng kahoy. Ayan. Ayan, guys. Actually, malinis agad natin ito. At saka, ano na din. Sana bumalik na yung mga villagers dito, guys. Hindi ko alam paano. Sana lang talaga applicable yung mga villagers dito. Mag-iingat din tayo, guys. May mga creeper kasi dito. Yung mga green na monsters. Yung malakas sumabog. Meron din kasi dito eh. Karami na nating aso, guys, pero maliliit pa sila. Masukal na talaga itong lugar na ito, guys. Ang dami ng puno. May iron lang sana tayo, guys. Ano na, sinunog ko na ito eh. Para maubos lahat ng puno dito. Mas mabilis kasi sunugin, guys, pag may ano ka, may panggawa ka ng apoy. Nice. Hopefully malinis natin to. Talaga ano, dumilim dito, guys, kaya nakakatakot din. Ayan, palubog na rin yung araw. Tara, balik na tayo sa base. Baka lamita ulit yung mga halimaw dito, mapatay pa tayo. Tara, tara, guys, pasok. Tulog muna. Plan ko sanang magstay dito, guys, ng kaunti, kahit until level 40 lang. Kaso wala na mga villagers eh. Sana meron, sana may lilito kahit isa lang para may pang ano tayo. May kasama tayo, tsaka may magiging pang trade. Yan. Anyways, kaya mag-ingat kayo sa mag-farm ng mga materials. Make sure sa pinakataas kayo magsimula, guys. Kasi pag binutas na yan, gumawa kayo ng parang cave. Ayan, dyan na magkakaproblema. Kasi lumutaw na yung mga malalakas na monsters. Usually dyan talaga sila nagtatago. Ang taas ng kahoy, guys.
Kaya siguro hindi ko napapansin to sa malayo eh. Sobrang ano? Sobrang dami kahoy dito. Parang kinain na talaga ng ano to guys. Kinain na ng bundok itong lugar na to. Kaya siguro maraming mga ano. Ayan, ang dami na nating mga aso guys oh. Nakakatuwa talaga. Kasi napakalaking tulong ng mga aso na to eh. Kaya siguro nag-survive pa tayo. At nakarating tayo dito guys dahil na rin sa mga pet dogs natin. Ayan. Dahil na din sa kanila. Linisin na natin to para wala nang sagabay. Ayan. Natin. Ayan. Oh, mahulog pa. Sayang, nahulog pa tayo. Gawa na lang tayo ng hagdanan siguro. Wait. Marami pa namang blocks guys, kaya don't worry. Marami tayo niyan. Marami naman tayong blocks. Ayan. Pakitin na lang natin. Taas talaga ng mga puno dito guys. Kailangan natin itong linisin talaga guys para hindi pamugara ng mga halina. Kaya siguro naubos siguro yung mga villagers dito sa tingin ko lang, kasi yung location kasi nila nasa gubat eh. Saka napakaraming monsters dito. Hindi ko lang may imagine ha. Yung sila-sila lang siguro, kaya naubos siguro sila guys. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga kaka-tune in lang. So, naglalaro tayo ng Box Crazy Mobile. Try nyong laruin to guys, napaka-challenging talaga. Kaya siguro na ano na rin ako dito. Na-addict na akong maglaro nito guys. Pero as much as possible sa ngayon, ginagawa ko talaga guys na mag-record bawat gameplay ko dito. Kasi hindi natin alam, diba? Gaya na no, nakapatay tayo ng mga halimaw, ng mga skeleton, tapos may mga sakit pa silang mga kabayo, naubos pa natin. And great achievement yun para sa atin guys. Kain muna tayo. Ayan, maliwalas na guys. Hopefully, babalik na yung mga villagers dito. Tsaka, hopefully, magiging safe na rin itong area na to. Marami kasing puno guys. Maraming pwedeng pagtaguan yung mga limaw dito. Kaya, ingat-ingat lang tayo. Plan ko kasi guys, ano, maglagay ng maraming cement dito sa lupa or kahoy man lang para hindi na sila mag ano, hindi natutubo yung mga damo dito. Ayun, ito yung isa sa pinaka ayaw ko guys, yung umuulan tapos nasa labas tayo. Mostly kasi lumalabas din yung mga monsters dito. Sana may
ubos talaga sila dito, guys. O kaya nangyayari dito sa kanila, no, sa panahon na hindi pa tayo dumating dito. Ayan. Close na natin. Guys, napakadelikado talaga pag nasa labas, pag umuulan. Kasi hindi mo alam eh, pag gabi na o umaga pa ba. Ayan. Tsaka, ang bilis nilang lumitaw, guys, pag umuulan. Bilis nilang makaparami. Kaya, delikado talaga para sa mga players na naglalaro. Pag nasa labas ka ng bahay mo, guys, pag umuulan, make sure, ano, alam mo yung time limit mo sa labas. Kasi malabas yung mga, ano eh, mga monsters. Ayan. At saka advice ko rin, guys, paulit-ulit ito sinasabi, pag magawa kayo ng base, make sure na ka-level nyo lang yung height ng sahig at saka ng ano, ng ceiling nyo. Kasi ano, may mga enderman kasi dito, tinatawag ko ng mga tinatawag kong Grim Reaper. Ayan. Baka kasi ano, pasukin kayo, diba, guys? Sa tingin ko hindi sila sa 25 days sa tingin ko hindi nila tayong pasukin to. Kasi na-try naman natin yung sumakay tayo sa kabayo, diba? Parang na ano rin yung horse natin, na suffocate yung time na time na pumasok tayo sa base natin. Kaya ayan, mag-ingat mo talaga. So, ito yung third floor natin, guys. Tinti na talagang tumataas yung ano natin dito. Area. Ayan. Pagalan natin dyan yan. At saka lagyan na rin natin ng pintuan. Guys, lagyan natin ng pintuan. Yan. Napakadelikado talaga, guys, pag umuulan. Kasi hindi pa yun complete yung bahay mo. Nakakaano talaga kasi yung mga monsters talaga, guys. Maghanap ng way yan eh para makapasok dito sa base natin. Huwag natin sila bigyan ng chance na magawa nila yung mga plans nila. Alam mo naman. Ayan, tulog tayo, guys. Nakakamiss talaga. No? Ako lang, gusto ko lang tumayo dito eh. Manood dun sa labas ng ulan eh. Mas gusto ko talaga yung weather na umuulan. Pero ano eh. It's not only planet. I can only sleep at night. Risk na talaga, guys, pag umuulan sa labas. Especially ngayon, hindi pa natin naaayos yung buong village. So, marami pa tayong dapat gawin, guys. Tsaka, ano? Sa tingin ko, yung mga monsters, guys, maatake talaga sila sa mga village mostly. Especially if ever may mga buhay pa na mga villagers. You may not rest now, there are monsters nearby. Meron ba? Where? Ayun, wala na siguro. There's no monster. And this. Tumigil na yung ulan. Ang lumabas na si Haring Araw. Wala namang tao sa labas. Wait lang natin, guys, ng mga ilang minutes. Agad tayo mag-rush
Kasi hindi natin alam, may mga creeper pala dyan. May mga enderman pa pala dyan na nag-aaligid, kaya nakakatakot din talaga. Maliwalas na dito. Oh, naku. May creeper, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naku. 6 na aso yung nawala sa atin. Buti na lang may shield tayo. Grabe talaga yung mga creepers na yun. Kabisit talaga yung mga yun, guys. Naubos tuloy yung mga aso natin. Buti na lang, pwede pa tayong gumawa. Ayan. Sabi ko na nga sa inyo, guys, kailangan talaga natin doble ingat dito. Kasi may mga creeper talaga dito eh. Buti na lang, may shield tayo. Sumabog sa likod natin. Ito yung maganda, guys, pag may shield ka pa. Kasi pag may mga creeper na ganon, hindi mo talaga sila maaninag dito eh. Kasi naka color green yung sahig na kailangan talaga natin. Kailangan talaga natin palitan itong mga sahig na ito, guys. As fast as possible siguro. Ayan. Kailangan natin palitan itong sahig na ito. Ayan, baboy, patay ka ngayon. Maging ulam ka na. Ayan, maging ulam ka na talaga, baboy. Nalim dito. Mag-guess, try natin mag-okay dito. Nakatakot lang talaga eh. Just imagine ha, naglalakad ka lang, biglang may sumabog. Mga kalain, patay na yung aso mo eh. 6 na aso yung nawala sa atin, guys. Grabe. Takas talaga na sumabog yung mga creeper na yun. Parang ano eh. Parang nakaprogram talaga sila para ano. Program talaga sila, guys, para sirain yung mga walls, yung patayin yung mga players dito. Kaya ayun nga, guys, hindi talaga tayo dapat magana. Isa lang yung iron na nakuha ko, guys, kaya ayun, limited din yung shield ko. Pray ko lang na aabot ko to, guys. Ayan. Farm lang tayo, guys. Para matapos natin yung third floor. Ayan, nasira na yung ano natin. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, please do help me reach 1,000 subscribers, guys, para ma-monetize na natin yung mga videos natin. And hopefully in the near future, magiging full-time YouTuber na tayo, guys. Yan lang naman yung wish natin. Parang gymnastics din to, guys. Kailangan natin ng sipag. At diskarte. Ayan. Dami talaga mati dito. Hindi ka talaga maubusan dito, guys. Isang bundok eh. Ayan. Busin. Time lang talaga yung ano natin dito, guys. Kalaban. Yeah.
naman mga kabayo dito, guys. Wala akong nakikita mga kabayo dito. Ang dami palang aso na napatay yung ano, guys, na creeper. Kaya siguro ano. So guys, ay, hindi tayo masyadong matakot pag lumalabas tayo. Nakakatakot din kasi. Ayan. Pusin natin yung third floor natin. Ayan guys, tumataas na yung base natin. Natutuwa din ako kasi ano, elevated na yung base natin. May hopefully may 360 viewpoint na tayo sa buong area na to. At hopefully matapos din natin yung pag-renovation ng base ng mga villagers. Hopefully totoo yung hinala ko, guys, na babalik sila. Yun din yung pinaka goal natin, na makatulong. Guys, tapusin na natin to. Ayan, kukulangin pa talaga yung materials natin, guys. Nakapag-farm pa tayo, guys, yung mga material, mga materials na gagamitin natin. Ayan, lagay pa tayo ng isa dito. Ayan. Ako, wag na kayong pumunta dyan sa taas, baka mahulog kayo itong mga aso na to, mga lobo pala. Mga werewolf to, guys, sa hindi nakakaalam, mga werewolf tong mga pet ko. Tiname ko lang sila para maging companion ko dito. Ayan. So, pwede matapos natin yung third floor. Hindi tayo magbutan ng gabi. Sa baba, close na natin yung door natin. Ayan. And guys, may mga bago tayong videos, guys, na ginagawa ko sa ngayon. Hindi pa lang sila natapos kasi gusto kong i-post sila ng sunod-sunod talaga. So, para yun sa mga naglalaro ng Ragnarok Mobile Eternal Love. Ayan, guys. So, tune in yun na lang, guys. Stay tuned sa mga, ano, sa mga pangyayari. At saka, ayun na nga. Lumulubog na yung araw. So, I think that's it for day 25.
for playing Blocks Crazy. So hopefully all of you guys are doing well. Stay healthy, stay motivated, always be positive, love your family guys, and I see you guys in game. This has been Jetpack Rick. Stay hot, stay cool. Good night guys. Good night.